guys, this is Kim Aiza and welcome back to my channel. And if you're new to my channel, welcome! And please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload the new videos. So for today's video, as you can see sa ating title today, ay magmumukbang tayo plus tastes na from Marikina City! So ayan, kung from Marikina ka, nako, sobrang lapit ito sa'yo and I'm sure na magugustuhan nyo silang lahat. So ngayon, pinadalan tayo ng kanilang special puto bumbong na nilagyan nila ng twist. So hindi na siya yung classic type of puto bumbong, no? So nilagyan nila ng iba't ibang klase ng flavor or toppings para nang sa ganun ay mas maging special siya. So ayun, I'm so excited na tikman siya. Bukod sa ang bango niya, ang ganda ng presentation. So now, since Bermans na, they are now serving your holiday craving. So kung ayaw nyo magpahuli at gusto nyo matikman itong puto bumbong or special puto bumbong, let's go guys, let's order na. Okay, let's go guys, tikman na natin siya. Alam nyo naman yung taste buds ko, pang matamis talaga. So titikman muna natin yung classic puto bumbong. So nandito siya. And sunod-sunod na tayo guys. So gagamitin natin ulit ang kutsara at ang panghiwa na gold utensils. Okay, dito muna tayo sa classic puto bumbong. My God! Alam nyo, sobrang favorite ko talaga lalo kapag matamis yung pagkain. And perfect to dahil ayan, meron silang special toppings na nilagay and ang mura-mura lang niya guys. So ayan, ilalagay natin dito yung presyo para sa classic puto bumbong. Parang mali. Parang dapat hindi siya kutsara. Dapat tayong mag tinidor. So ayan. Meron siyang niyog sa ibabaw at meron siyang skobado tsaka yung tawag doon? Niyog na pinagsama. So tikman na natin guys! Sarap! Ang sarap ng mascabado, ang sarap ng toppings niya na coconut, fresh. And then yung stickiness ng puto bumbong, okay na okay siya sa akin kasi the usual kapag ka, di ba ang puto bumbong naman hindi naman talaga siya yung buhaghag. Okay sa akin yun kasi talagang hindi siya tinipid. Lalong-lalo na sa ingredients. Malalaman nyo naman kung tinipid sa ingredients yung pagkain or yung sinaserve sa inyo eh. Kapag ka medyo may kulang sa lasa or medyo may something na hindi siya ganun katulad nung nakasanayan natin. So ito, perfect sa akin. Classic pa lang. Okay na okay na. Sarap. Hindi siya mahirap nung yung engar sa chewy siya. Tapos madali siyang malulunok. Kasi pagka ninawayan mo siya, madudurog. Tapos madali siyang malunok. Yung pagiging chewy niya, malambot. Masarap. Okay, let's go with the cheesy puto bumbong. So, of course, meron siyang topping sa cheese. And nilagyan ko na rin siya ng muscovado and coconut. Parang sa ganun, mas special din siya. So, let's go guys. Tikman na natin tong kanila. Ay, ang gulo. Tikman na natin tong kanilang cheesy puto bumbong. Yung cheese, yung mga puto bumbong kasi lately or napapansin niyo naman siguro din, no? Yung mga puto bumbong ngayon, sobrang dami nang nag-level up na puto bumbong. Yung iba pinaliliguan nila or pinagsiswimming nila sa cheese. Pero sa akin kasi sobrang ayoko na sobrang cheese kasi nakakaumay siya. Unlike ito, so perfect talaga yung toppings niya, ang sarap at ang mura pa, guys. 'Di ba? So tikman na natin 'to. Ang sarap! In fairness ha, hindi talaga siya mahirap nguyain. Ang sarap niyang nguyain. Nagbe-blend yung lasa nung nyog at saka nung toppings. Ang sarap. Perfect, guys. Sarap!
Ang fresh ng buko. Ay, buko. Nung nyog. Masarap. Okay, now let's go with the puto bongbong overload. Kanilang puto bongbong overload ay cheesy puto bongbong drizzled with condensed. So, nilagyan ko na rin siya ng nakakalimutan ko talaga yung muscovado. Muscovado, para nasa ganun yung lasa, mas mag-level up pa siya. So, tigman na natin siya, guys. Pinaghalo-halo na to, na parang pinagsama tong classic at saka with cheese. So, tigman na natin yung overload. Alam nyo, itsura pa lang, guys. Masarap na siya. At saka yung lasa niya, hindi talaga tinipid sa ingredients. Perfect measure talaga siya, guys. Kasi malalaman nyo kung kulang eh. Kung kulang sa ingredients or meron kulang dun sa hinalo nila. Pero ito, perfect. Sarap! I love the overload. Ang sarap. Ang sarap! Ba't ganun? My God! Bayan? Ang gulo naman ito. Hindi ko na nagaga. Sarap. Ang sarap nung, ang perfect ng lasa nung overload. Ang sarap niya pinagsama-sama tong dalawa. Sarap! Sarap! Alam nyo guys, bukod sa sarap niya, ang mura niya. Bibili kayo nito sa mall or kaya saan na medyo kilalang mga stalls. Ang mahal niya guys, pero parehas lang yung lasa. Now, let's go with the puto bongbong de leche. So, ito naman, parang pinagsama-sama silang tatlo. Yun lang yung based on my observation ha. Para pinagsama-sama itong tatlo at nilagyan nila ng another toppings na leche flan. So, ito ay yung kanilang puto bongbong de leche. So, tingnan na natin siya together with the leche flan para nasa ganun malaman natin kung ano yung pinagkaiba or sino bang mas masarap, yung overload o itong pandesal. Itong puto bongbong de leche. So, tingnan na natin siya, guys. My God, meron pa siyang toppings na leche flan. I love it. I love the presentation. I love everything. The smell. My God. The freshness of the food. I'm perfect. In fairness, ang sarap. Oh my God. Sarap. Sarap. Masarap siyang lahat, walang tapon. Based on my observation sa presentation or yung packaging, talagang classic siya. Okay siya sa akin, guys. Kasi ito naman yung usual na nilalagyan talaga ng puto bongbong. And hindi nila pinatay yung culture na ganun talaga yung presentation ng isang puto bongbong na nakabalot sa dahon ng saging. Aside from that, gusto ko yung presentation kasi ang sarap niyang tignan, guys. At ang social. Ang lakas makasosyal. Kasi ako, favorite ko talaga yung bumili ng mga ganyan, sa lalo na kapag Christmas, yung puto bongbong, bibingka, ay nako, perfect talaga. Pero ito talaga yung puto bongbong na hindi... Actually, yung puto bongbong, ayoko kasi ng lasa kasi wala akong malasahan. I mean, parang ang plain lang niya. For some, masasarapan sila pero sa akin kasi parang ang plain lang niya. Pero ito, nilagyan nila ng twist, naging special, ang sarap niya ng kainin. At talagang, alam mo yun, kung ako...
hindi na ako mamimigay eh. Pero syempre madami naman to. So titira natin si Dada para matikman din niya. So ayun, bibigyan na natin siya ng grade. So ayan, una-una sa packaging muna. Sa packaging, okay na okay ako dahil gumamit pa rin sila ng saging or dahon ng saging para pambalot ng puto bumbong. The usual or the classic type of puto bumbong na sinaserve sa atin, na laman niya ay yung nyog, tsaka yung something na nilalagay sa ibabaw. Pero ito kasi special siya eh. Special na puto bumbong talaga. So, may kukompare talaga natin siya. And aside from that, sa pagnguya or sa texture nung puto bumbong, hindi siya magaspang. Soft and talagang chewy, malambot. Ang sarap niyang nguyain at talagang mabilis or madali natin siyang malulunok or madaling lunokin. So aside from that, yung toppings, okay na okay sa akin. Saktong-sakto yung topping, sakto yung dami ng topping, sakto yung dami ng kanilang puto bumbong dun sa topping. So perfectly matched and perfect talaga sa servings. Ang sarap. And aside from that, sa smell, 10 ako guys. Ang bango. Amoy pa lang, ang sarap na. And ang perfect talaga. Overall, perfect ako guys. Sobrang sarap. Hindi kayo magsisisi mag-order. Try nyo guys, dahil I know na marami or some of you are nagki-crave na dahil bare months na ngayon. Some of you are naghahanap na ng it's either bibingka or puto bumbong. Ito yung puto bumbong na talagang special dahil ibang-iba siya sa puto bumbong na natikman nyo guys. Bukod sa meron siyang bagong leche flan, meron siyang cheese, meron siyang toppings na muscovado. Ay, naku, perfect guys. Ang sarap talaga niya. And talagang pagka-deliver nila sa inyo ay fresh lahat. So I hope na matikman nyo rin sila guys. And I hope na mag-enjoy din kayo pag natikman ninyo. Once na matikman ninyo, comment down below para nang sa ganun malaman natin kung ano nga ba ang kabuang lasa ng kanilang puto bumbong. So, thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new videos. So, sa mga gusto kong order, ilalagay po natin dito ang kanilang Facebook page or contact number o yung kanilang contacts para nang sa ganun. If ever na gusto nyong mag-order, you can call them or text them para sa ganun mabigyan nila kayo ng serbisyo. Dahil ngayong bare months, they are now serving your holiday cravings! So ayan, thank you so much from thank you so much sa pagpapadala nitong mga puto bumbong. And I'm sure na maraming bibili at maraming magtatangkilik nito dahil ang sarap-sarap ng puto bumbong po ninyo. So thank you so much again and see you soon sa next video. Bye-bye! Thank you.